ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. O dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang Diyos na nagawa ng langit at lupa, ang Diyos noon, ngayon at magpakailanman, ang Diyos na karapat-dapat naming sambahin sa Espiritu at katotohanan. Maraming salamat po, Diyos, minsan pa, sa panibagong buhay at kalakasan na muli mong ipinagkaloob sa bawat isa sa amin. Salamat sa araw na ito, Diyos, kung saan muli kaming nakasamba sa iyo, muli kaming makapagnilay na iyong mga salita tungkol sa iyong mabuting balita, O Diyos. At lubin mo, Panginoon, na ang mga mensahe mo sa amin sa araw na ito'y tumimo sa aming mga puso at makita ito sa pang-araw-araw ng aming buhay. Pagpalaan mo ang bawat isa, ang kanilang mga kahilingan, ngayon pa lang, O Diyos, inangkin ko na answer prayer na sila, na kami ay pinagpala mo na at lalo kaming pagpalain sa pamamagitan ng iyong mabuting balita. At inaangkin na namin, O Diyos, ngayon pa lang ang 100% kapagumpayan ng buhay na nagmula sa iyo sa pangalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amin at amin. Palakpakan natin ang Panginoon. So ang pagbasa, mga kapatid ko sa Panginoon, na ating hanguin sa Ebanghelyo ni San Marcos, kabanata 6, talata 30 hanggang 34. So sabi dito, mga kapatid ko sa Panginoon, bumalik kay Jesus ang mga apostol at inuulat ang lahat ng kanilang mga naisasagawa at naituro. Napakaraming taong dumating at umaalis, ano pat hindi na makuhang kumain ni Jesus at ng kanya mga alagad. Kaya sinabi niya sa mga ito, magtungo tayo sa isang ilang napuot upang malayo sa karamihan at makapagpahinga kayo ng kaunti. Umalis silang lulang ng bangka at nagpunta niya sa isang ilang nadako. Ngunit maraming nakakita sa kanilang pag-alis at nakilala sila. Kaya't mula sa lahat ng bayan ang mga tao'y patakbong tumungo sa dakong pupuntahan nila din na Jesus at nauna pang dumating doon kaysa kanila. Paglunsad ni Jesus, nakita niya ang napakaraming tao na habag siya sa kanila sapagkat para sila mga tupang walang pastor at sila'y tinuruan niya ng maraming bagay. Mga kapatid ko sa Panginoon, purihin ang Diyos, palakpakan natin ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang mabuting balita. Pwede na po tayong maupo, mga kapatid ko sa Panginoon, sa biyaya ng ating Diyos na buhay. So pwede na tayong maupo. At maraming salamat. Minsan pa. At bumalik ako sa inyong gawain ngayon sa inyong lugar ng Talonto. Dalawang magkasunod. So nangyayari talaga yan. Kasi nung sa aming panahon, ganyan. Kung kilala niyo si Ibadio Edmund, kapatid ni Ibadio Edwin. Kasi kaibigan ko yun eh. Noong coordinator pa ako, dumating siya ng araw ng Lunes. Pagsunod na Lunes siya na naman. So ganyan talaga, no? So di natin maiwasan na kami ay pabalik-balik, hindi lang dalawa, pati tatlo o apat pa. So dapat handa tayo kung sino man ang darating na mga lingkod ng Diyos na kanyang ipapadala. So ang aking paksa ngayon, mga kapatid ko sa Panginoon, ay pamagatan ko pong mabuting pastol o the good shepherd, no? So pag nag-usapan natin o pag ating pag-usapan ang tungkol sa pastol, ay isang bagay ito na isang bagay na kung saan yung maisip na kapag narinig mo ang salitang ito ay tungkol ito sa mga tupa, ang pastor, ang tagapangalaga ng tupa. So, sa panahon ng ating Panginoong Kristo o binanggit sa Biblia na kung saan pag sinabing pastor ay tungkol ito sa mananalaga ng mga tupa. Subalit, ayon din sa Biblia, tayo ang tinutukoy ng Panginoon na mga tupa at ang mabuting pastol ay ating Panginoon. So madaling salita, tayo ang mga tupa, ang pastol ay ating Panginoon. At ayon dito sa ating binasa, gospel ngayon sa araw na ito, ating makikita na ipinapakita ng Panginoong Jesucristo ang kanyang pagiging mabuting pastol. Amen? Bakit? Dumating ang kanyang mga alagad na kung saan kanyang pinagmimisyon. Dumating ang mga alagad at nagulat ito sa kanyang ginawang pagmimisyon. At kitang-kita ng Panginoon ang kalagayan ng kanyang mga alagad. Kaya gusto niya makapagpahinga ang mga ito. Gusto niya makapagpahinga ang mga alagad. Kaya sabi niya, pumunta tayo sa ilang na po at makapagpahinga mo lang tayo ng kaunti. Bakit yun sinabi ng Panginoon?
dahil alam niya kung gaano kapagod o anong nararanas ang pagod ang kanyang mga alagad. So concern ng Panginoon sa kalagayan ng kanyang mga alagad. At ito nga, ito ngayon ang ating paksang pag-usapan sa pagiging mabuting pastol ng ating Panginoong Hesukristo. Paano natin siya matutulala? Paano ba ang ating gagawin upang maging katulad din tayo ng Panginoon na mabuting pastol? Dahil ito ang gusto niya na mangyari din sa bawat isa sa atin. Tayong lahat ay mga pastol, may sarili tayong mga kawan na pinangisiwaan. Amin po ba? May kanya-kanya pinagkatiwala ang Panginoong Hesukristo o ang Diyos sa buhay natin upang tayo may pangangisiwaan o baga sa anong inaalagaan na tupa. Amen? May kanya-kanya tayo mga inaalagaan tupa. Kaya, paano nga ba tayo maging mabuting pastol? Kasi, ang kanyang mga alagad, nagampanan ang pagiging mabuting pastol. Galing sila sa pagmimisyon. At nag-ulat na sila na napapalaya sila ng masamang espiritu, nagpapagaling sila ng mga may sakit at karamdaman, etc., etc. So, ito ngayon ang ating katanungan, paano natin matutularan ang Panginoon sa Kristo bilang mabuting pastol. Una, ay have concern to your flock. O magkaroon ng malasakit sa iyong nasasakupan. Amen? Isipin natin ang kalagayan ng ating nasasakupan, ng ating kawan, bilang mabuting pastol tayo, bilang tayo pinagkatiwalaan ng Panginoong Diyos. Mga nasiwa ka sa isang bagay na pinagkatiwala sa iyo. Halimbawa na lang, ikaw ay isang magulang, may pinagkatiwala sa ng Diyos bilang mabuting pastol sa iyong buong pamilya. Bilang magagawa, kundalin natin ito sa ating kasalukuyang sitwasyon na tayo tinawag ng Diyos sa gawain ito upang tayo ay upang tayo ay pangangasiwain sa isang grupo o isang tinatawag natin nasasakupan o flock. No? So isipin natin ang kalagayan ng ating kawan. Sino ba itong ating kawan? Sa ating kapanahonan, marami nasa masasabi nating kawan. Amin po ba? Sa isang matanda o sa isang nakakatandang anak, may pinangasiwa ka sa iyong nasasakupan mga kapatid. Kung ikaw ay may mga kapatid. Amin po? Ngayon dito sa ating gawain, pinagkatiwalaan ka ng Diyos ng mga siwa na gawain niya sa iyong nasasakupan, yung mga dumadalo sa gawain ng Diyos. Amen? So sa ating pagbasa, ating makikita ang concern ng Panginoong Hesukristo, ang kanyang malasakit sa kanyang nasasakupan. Unang-una, yung ano nga po? Yung kanyang mga alagad, kitang-kita niya kung gaano ito ang nakakaranas ng pagod galing sa pagbiyahe, galing sa misyon, bumalik, kaya nakita niya na pagod na pagod at tumating ang napakaraming tao. At hindi na nga sila halos makakain, ang sabi dito sa ating pagbasa. Kaya sabi ng Panginoon, dahil sa kanyang malasakit, sa kanyang mga alagad, pumunta muna tayo sa isang ilang na po para makapagpahinga man lang ng konti. Amen? So, balit ano nangyari? Dumating ang napakaraming tao. Dahil nakita sila, natitikan kung saan, sa kanyang pag-alis, nakita sila ng mga tao. Ang nangyari? Mas nauna pang dumating ang mga tao doon sa lugar na kanilang pupuntahan. At ating makikita dito, sinabi ng Panginoon, nagkaroon siya ng habag, awa, sa mga tao na roon. Bakit? Para silang mga tupang walang pastol. Sa kita ng Panginoon ang kalagayan ng mga tao. Sa ating panahon, mga kapatid ko sa Panginoon Jesucristo, huwag tayong mag-alala sa ating mga kalagayan ngayon. Bakit? Nakikita ng Panginoon niya. Nakikita niya kung ano ang ating nararanasan ng bawat isa. At ang ating Panginoon Jesucristo ay mahabagin. May concern siya sa bawat isa sa atin. Ano man ang ating mga nararanasan, huwag tayong masiraan ng loob, huwag tayong matakot. Ipagkatiwala natin ang lahat sa ating Panginoong Jesus bilang siya ang mabuting pastor. Amen? So ano naman na nararanasan natin ngayon? Isipin na natin na may Panginoong Jesus tayo natin ang kinikilala sa ating buhay at tagapagligtas, tagasaklolo sa anumang mga sitwasyon ng buhay natin. Alam niya kung anong kalagayan natin. Amen po ba? So anong ibig ko sabihin? Magtiwala tayo sa ating mabuting pastor. Amen? At tayo bilang tagasunod ng Panginoon, dapat tulangan natin siya kung ano ang kanyang katangian. Dapat maging katulad tayo ng Panginoon. Maging mahabagin tayo. Magkaroon din tayo ng concern sa ating kapwa, sa mga nangangailangan.
Amin po ba? Maraming lumalapit sa atin na humingi ng tulong. Minsan, wala tayong pakialam. Ang hapag sa kapwa, mga kapatid ko sa pala, damdamin at aksyon. Aksyon ng damdamin at ito'y pupunta sa ating amula, sa ating puso. At ito'y udyok na mula sa Espiritu Santo at tatago sa ating puso. At ito'y magiging ang resultante magiging magkaroon tayo ng concern o malasakit. Ibig sabihin yung pag-ibig, pag-ibig sa ating kapwa ang ating mararanasan. So, kita-kita natin sa sitwasyon ito sa ating pagbasa na ang Panginoon ay grabe ang kanyang concern, ang kanyang pagmamahal sa mga taong naroon. Na kaya nahabag ang Panginoon. So, ano mang hinaing natin, alam ng Panginoon Jesucristo. Kaya ganun dapat tayo, ano may mga hinaing, ang ating kapwa ay dapat natin sa kuluhan, magkaroon tayo ng malasakit sa kalagayan ng ating kapwa. Amin po ba? Katulad na lang ng ano, yung ginawa ng Panginoon dito sa ating sitwasyon, no? Tinugunan nila, o tinugunan niya ang pangailangan ng mga tao. Pinagaling, at anuman ang mga sitwasyon nila, nakamit ng mga taong naroon ang kanilang mga kahilingan. Ngayon sa ating buhay, huwag tayong mag-alala. Makakamit natin ang ating pangailangan sa buhay na ito. Amin po ba? E dapat, para maging katulad tayo ng ating Panginoong Jesucristo bilang mabuting pastol, maging katulad din tayo niya na may malasakit tayo sa kalagayan ng ating kapwa. Amen? Ang panahon ngayon, panahon na walang malasakitan ang iba, pang sarili lamang ang kanilang iniisip. Amin po? So ang pangalawa na dapat natin gawin ay kalimutan ang upol sa ating sarili. Forget about yourself. Amen? Dahil dito sa sitwasyon ito, dumating ang napakaraming tao na ang tingin ng Panginoong Jesucristo sa mga tao ngayon ay para silang tupang walang pastol. So anong ginawa? Hindi na sila nagpahinga. Kinalimutan na nila ang kanilang sarili kapakanan. Hinawak man nila ang mga tao. At kung ating titingnan sa bandaroon pa, ang pagbasa nito ay habag na habag ang Panginoong Kristo sa kanyang mga tupa, sa kanyang nasasakupan. Anong ginawa niya? Nung gumabi na, sabi ng mga alagad, pauwiin mo na ang mga tao ngan. Wala tayong Jollibee dito, wala tayong McDonald dito. Gabi na, Panginoon. Pauwiin mo na sila. Anong sabi ng Panginoon? Kayo ang magpapakain sa kanila. Yan ang kasunod nating ebanghelyo, kasunod na linggo. Pinakain ng Panginoon ang mga taong naroon, mahigit 5,000. Sinabi sa Biblia, 5,000 katao. Pero sa araw, ayon sa pag-aaral ng mga Bible scholar, ay higit pa sa 5,000 ang naroon. Kasi ang binilang yata doon ay puro kalalakihan lang. So yun, mga kapatid ko sa Panginoon, upang maging katulad tayo ng Panginoong Jesucristo, lumimot o limutin natin ang ukol sa ating sarili. Dahil sabi na ng Panginoon, kung ibig niyong sumunod sa akin, limutin ninyo ang ukol sa iyong sarili. Amen. So ang paglimot natin sa ating sarili, yung sarili nating kapakanan, yung anuman, para na lang sa ibigay mo pa sa iba. Para sa kapakanan ng iba. Amen. Limutin mo ang ukol sa iyong sarili. Kung natatandaan ninyo, ang kwento tungkol sa Samaritano, sa isang mabuting Samaritano. May isang nakahandusay na hinold up, tinambangan ng mga masasamang tao, tumaan ang lingkod ng Diyos, saserdote, hindi pinansin. Bakit? Walang concern, walang malasakit, hindi nilimot ang sarili. Sarili pa rin ang iniintindi. Bahala ka sa buhay mo. Iniwan ang tao na kahandusay. Dumaan ang isa pang lingkod, choir sa kawain. Limita. Anong ginawa? Iniwan pa rin. Hindi pinansin. Subalit, ang mabuting Samaritano nang nakita, inilimot ang kanyang sarili, hindi muna pumunta sa kanyang kinaroonan. Anong ginawa? Sinakluluhan ang tao na kahandusay.
Nilimot ang kanyang kapatid kapatanan. Pinuntahan ang tao na kahandusay, binigyan ng first aid, binuhusan ang suga ng langis at ayon, no, pinangpangunang ano? Pangunang lunas, first aid, at pagkatapos. Hindi pa nakapos, pinala sa pagamutan. Dinala sa pagamutan at pagkatapos noon, hindi pa nagkasya, pati yung sarili niyang pera, ibinigay, binayaran ang ospital. Di ba? So magpapakita yan ng paglimot sa sarili. Pagpapakita ng pagmamahal sa Diyos. Pagpapakita na meron tayong pagmamahal sa ating kapwa. Amen. Tayo ba'y may pagmamahal sa ating kapwa? Baka pinipili lang natin ang ating minamahal. May iba kasi na pag kapakipakinabang ka, mamahalin ka. Pero kung wala ka o hindi ka kapakipakinabang, ay hindi ka mamahalin. No? Pipiliin. Pipiliin ang pagkakainin. Oy, kayo ha. Hatog lang sa inyo. Kami ni, kami ni Pachikin, amo ni. Hindi pare-pareho. So, ano yung sabihin? Mayroon ba tayong pagmamahal noon? Baka napipilitan lang ang ating ginagawang kabutihan sa ating kapwa. Hindi talaga tunay na nagmamahal tayo sa ating kapwa o hindi tayo tunay na nagmamahal sa ating Diyos. Kasi kapag sumusunod tayo sa ating Panginoon, sabi na kung sino mang ibig sumunod sa akin, limutin ang ukol sa kanyang sarili. Amen? Kung gusto natin maging katulad ng Panginoon at makasunod tayo sa kanyang lakad, limutin natin ang ukol sa ating mga sarili. Amen po? Pero ngayon, pinaliwala niya ang kanyang lakad, kumbaga sa ano, pinuspo na niya, kinansin na. Kung mayroon man siyang pakipagtakbo doon sa kausap, nilimot niya para lang sa tao na nangailangan ng tulong. So yun po ang dapat ating pagnilay-nilayan, titingnan natin kung ano ba ang ating kasalukuyang pamumuhay sa panahon ito. Talaga bang tayo'y lingkod ng Diyos? Talaga bang tayo ay may malasakit sa ating kapwa? So yun, mga kapatid ko sa Panginoon. Ang pangatlo na dapat ating gawin upang maging katulad tayo sa Panginoon sa Kristo bilang mabuting pastol ay continue to take care of your flock. No? At patuloy o tuloy-tuloy na pangangalaga ang iyong gagawin sa iyong kawan. Tuloy-tuloy na inaalagaan. Hindi basta iiwan mo na. Ngayon kasi sa panahon ngayon, kaya isa sa nangyayari kumakaunti ang mga umatin. Dahil na napabayaan, tinatamad na ang mga magagawa. Tinatamad ng puntahan ang mga kapatid ng iba na medyo nanlalamig, medyo dumaranas ng mga matitinding pagsubok. Anong iba? Anong sabi ng iba? Matatanda na sila, brad. Lagi na lang sila susunduin. Ganyan katira ng ina. Kasi na, napuntahan ko ang buko ka noon. Sabi ng apat na naroon, dati, brad, marami kami. Eh, ilan po kayo? Nasa 100. Ang dami nyo pala. O saan na sila ngayon? Na, wala na. Bakit na wala po? Kailangan pong sunduin. Sabi ko, dapat na natin sunduin kasi tayo pinagkatiwala ng Diyos na pangasiwaan sila. Kasi kung sila ay medyo alanganin pa ang kanilang pananalipan ng palataya sa Diyos, tayo na meron na nito, tayo na pinagkatiwala ng Panginoon. Tayo dapat mangalaga. Tuloy-tuloy ba na? Huwag tayo magsawa. Hindi yung katuliran, tagal na nila sa gawain. Nakakalimutan ba paalalahanan? Amin po ba? So dapat paalala, huwag tayo magsawa. Sasabihin, dami na ng pinuntanggan, di sila pumupunta, huwag mong pagsawaan. Huwag mong pagsawaan sila. Yung mga magwiwiting nga, yung nagpapataya eh, hindi siya nagsawang lumapit sa iyo eh. Yung mga manginginom nga eh, hindi siya nagsasawang, halika ba, inom tayo. Inom tayo. Hanggang di ka nagkukumbinsin, di ka titigilan. Di ba? Paano ba tayo sa mga makamundong tao eh? Matyaga sila. Matyaga sila ng ating bayan. Pero tayo nga sa Panginoon, minsan, tinatamad tayo. So dapat tuloy-tuloy natin alagaan ang ating mga nasasakupan. Kapag nawala sila, puntahan natin. Dahil yan din ang naturalisa o karakter ng ating Panginoon sa Kristo. Kapag may isang nawala, hinahanap ng Panginoon. Amen? So ganun, ang dapat natin gawin upang tayo ay ano, maging katulad ng Panginoong Hesus Kristo. No? So tuloy-tuloy, huwag tayong magsawa. Huh? Sa lang mabuting pastol ay lagi nag-umaalala eh,
ng kanyang mga nasasakutan at handang ialay ang kanyang buhay. Handang ipagtanggol. Amin po ba? Ang tanong ko po, kaya ba nating ilaan ng ating oras para sa ating mga nasasakutan? Amin. Kaya ba nating ihandog ang ating buhay para sa kanila? Kaya ba nating ihandog ang ating mga sarili para sa kapakanan ng ating mga nasasakupan? Katulad ng Panginoon, inahandog niya ang kanyang sarili para sa ating lahat. Amen. So dito, pinakita dito yung concern ng Panginoon, kanyang malasakit, at ang kanyang tinatawag natin paglimot sa kanyang sarili. Ilimot niya ang kanyang sarili, alang-alang sa atin. Ilimot niya ang kanyang sarili ng panahon yun. Sa kabila na gusto na silang matulog, gusto nilang magpahinga, hindi na sila nagpahinga, pagkos, hinarap ang mga tao na nandoon, humahabol sa kanila dahil mayroong pangangailangan. Tinugunan niya ang lahat na naroon. Kung ating basahin yung kabuuan na yan, nandiyan yung pinagaling niya ang mga sakit at karamdaman. Pinalayas ang mga masasamang espiritu na lumukob doon sa mga tao. Nagpapalayas ang mga masasamang espiritu. Lahat ng mga pangailangan ay kanyang tinugunan. Amin po ba? At bilang mabuting pastol, tayo ay dapat maging katulad ng ating Panginoong Jesucristo. Mayroon tayong malasakit, mayroon tayong paglimot sa ating sarili, at tuloy-tuloy tayo mangangalaga sa ating nasasakupan. Ang anak mo, nasasakupan mo, may malasakit ka ba? Baka mamaya, wala na pala yan. Diwalay na pala sa iyo yan. Iba na pala ang mundo ng anak mo. Magugulat ka na lang. Mabalitaan mo na kulong. Magugulat ka na lang ng mga barkadang hindi mabubuti. Bakit? Kulang ka. Kulang tayo sa mga malasakit natin, mga nasasakupan. At kulang tayo ng paalala sa kanila. So, ganyan dapat natin gawin. Patuloy tayong concern sa ating mga nasasakupan at patuloy tayong mangalaga sa kanila. Pangalagaan natin ang ating mga nasasakupan. Amen po? So yan lang po ngayon ang ating ibabahagi sa inyo sa hapon ito. Tumayo na po tayo sa presensya ng ating Diyos. Ulitin ko ating paksay tungkol sa mabuting pastol. Ang mabuting pastol walang iba, ang ating Panginoong Jesucristo. At ang katanungan ko, paano tayo maging mabuting pastol na katulad ng Panginoon ay magkaroon tayo ng malasakit sa ating mga nasasakupan o sa ating kapwa. Pangalawa, limutin ang ukol sa ating sarili. Forget about ourselves or yourself. At pangatlo, patuloy, tuloy-tuloy na alagaan ang iyong mga nasasakupan o kawan. Continue to take care of your flock. So, taas ang inyong mga kamay sa oras nito, ang inyong mga daladalahan na gusto niyong pabaspasan sa ating Panginoon, ano man ang ating mga kalagayan sa oras nito, ano man ang ating mga problema, ipagkatiwala natin sa Diyos ang lahat na yan. Dahil ang ating Diyos ay napakabuti. Walang kasing buti, kaya patuloy tayo magtiwala sa Kanila. Sa Panginoong Hesus, tayo magtitiwala.